Noong nakaraang bahagi ng ating kwento, ay naranasan ni Magnus at ng mga kaibigan niya ang makakita ng mga nilalang ng dilim sa unang pagkakataon sa buhay nila na muntik pang maging dahilan ng kanilang pagkadisgrasya. Matapos din makadaan sa stopover, ay muli nang nagpatuloy sa pagbiyahe ang buong pamilya at nakatulog nga si Magnus. Habang nasa kalaliman ng tulog, ay nagkaroon siya ng isang kahindik-hindik na panaginip na nilalapa ng napakaraming mga nilalang na kamukha noong nakita nila ang kanyang buong pamilya at kasama siyang pinagfiestahan ng mga iyon. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Nagpapapalag at nagsisisigaw si Magnus sa paghingi ng tulong. Ngunit mukhang wala nang aasahang tulong dahil sa ang lahat ng kasama niya ay patay na at kung meron pang buhay ay pinagfifiestahan na rin ng mga halimaw na nilalang. Sabay ang pagsigaw ng malakas. Wag! Tulungan niyo ako! Tulong! At bigla niyang naramdaman na may umuuga sa katawan niya. Tito Ninong! Tito Ninong! Gising! Gumising ka po! Nananaginip ka! Pupungas-pungas at takot na takot siyang napabalikwas. Wala nang tao sa loob ng bus ng pagkalingon niya at nakaparada na iyon sa tapat ng isang kainan na gawa sa kahoy at parang isang kamalig na nasa malapit sa tabing dagat. Tito Ninong, punta ka na daw doon, sabi ni Lolo, para makakain ka na. Nang tignan niya ang nagsasalita, ay nakita niyang ang pamangkin niyang si Bullet iyon, 5 taong gulang na anak ni Kuya Reina. Nang magising na siya ng tuluyan, ay dinampot niya ang isang bote ng mineral water na nakasiksik sa gilid ng bag niya at dire-diretsong ininom ang kalahating laman noon. Matapos uminom ay saka siya nagsalita. Kanina pa ba tayo dito? Tumango naman ang batang si Bullet. Nakakain na ba silang lahat? Opo, pero hindi pa sila tapos. Mabilis ako kumain, kaya ako ang first. Hinawakan niya iyon sa ulo at hinimas ang buhok. Sabay sabing, tara, punta na tayo sa kanila. Nagugutom na rin ako eh. Naglakad na nga sila sa tila mahabang kamalig na kainan. Pagkapasok niya sa isang maluwag na pintuan, ay itinuro sa kanya ng pamangking si Bullet ang pinagpipwestuhan ng pamilya niya sa may bandang gilid ito at nasa mahabang lamesa na pinagtabi-tabi. Pagkalapit ay sinabihan siya ng tatay niya na kumain na ng mabilis para makapagpatuloy na sila kaagad sa pagbiyahe. Umupo na siya sa isang bakanting upuan kung saan merong malinis na plato. Naroon na ang kanin, sinabawang tuna at pritong bangus. Paborito niya kasi ang isdang sinabawan at pritong daing na bangus, kaya iyon ang inorder sa kanya ng kanyang ama. Matapos makakain, ay kinuha niya ang baunan na pang hot and cold na tumbler at tinimplahan niya iyon ng kape bago bumalik sa sasakyan. Pagdating sa pinagparadahan ng minibus, ay nakita niyang nagyoyosi sina Mang Ambo, Pandoy at Tombi. Sumindi na rin siya ng sigarilyo at nagsimula na itong hit-hitin kasabay ng pailan-ilang paghigop ng kape. Sakto lang nang naupos ang hawak niyang sigarilyo ay nakita niyang papalapit na ang kanyang ama at sinisenya sana ang lahat na sumakay na. Kaya nagsisakay na nga ang lahat at nagtuloy na ang kanilang pagbabiyahe. Pagkalipas ng ilang oras, ay narating na nga nila
ang port kung saan isasakay ang sasakyang dala nila sa Roro at silang mga pasahero ay bababa at sa cabin muna mananatili sa buong biyahe. Dahil sa matagal din ang magproseso ng mga dokumento sa pier, ay umupo muna silang magkakaibigan sa may gilid at muling nagsindi ng yosi. Dahil sa sila-sila lang din naman, ay bumulong sa kanya si Tombi. Pare, totoo ba talaga yung nakita natin kagabi? Hindi ba tayo namamalikmata lang? Sinabi niya naman dito na napakahirap namang isipin na malikmata lang iyon. Dahil apat silang nakakita at hindi pa sabay-sabay. Pagkalipas ng halos isang oras, ay nakasakay na nga silang lahat sa Roro. Matagal pa ang kanilang naging biyahe at wala namang kakaiba pang naganap. Pagdating sa probinsya ng lola niya na si Lola Corazon, ay napansin niyang parang kakaiba ang tingin sa kanila ng mga tao doon. Inisip niya na lang na baka normal lang iyon dahil sa dayo nga sila. Maliit pa siya noong una siyang nakapunta dito at hindi niya maalala ang itsura ng lugar, bahay o kapaligiran. Kaya namangha siya sa nakita dahil ang laki pala ng bahay ng lola niya. Para itong bahay ng mayayaman na nakikita sa mga teleserye. Pagkabusina nila sa isang malapad na gate, ay sa hindi katagalan ay may nagbukas naman dito na isang matandang lalaki. Bumaba si Mang Hector at kinausap ang matanda. Ang matandang ito pala ay katiwala ng lola ni Magnus at nakatira ito sa isang katamtamang laki ng bahay sa loob din ng compound na iyon. Isang buong pamilya sila na nag-aasikaso sa matanda at sa mga pag-aari nito. Ang matandang ito ay si Mang Rudy. Kasama niyang naninilbihan doon ang kanyang asawa na si Aling Maming, anak na si Jojo na 28 anyos na panganay, at si Maris na 21 taong gulang at katatapos lang sa pag-aaral sa kursong nursing. Sumenyas ang tatay niya sa driver na si Mang Ambo na ipasok na ang minibus at doon iparada sa may likuran. Dahil may maluwag na bakanting lote pa naman doon. Kaya ipinasok na nga ni Mang Ambo iyon at itinapat muna sa main entrance ng bahay upang makababa ang mga sakay nito at maibaba na rin ang mga bagahe at saka idiniretso na sa likuran. Lagi namang nakabuntot sa driver na si Mang Ambo ang mga kaibigan ni Magnus na si Napandoy at Tombi. Siyempre, hindi naman sila pwedeng tumuloy sa loob ng bahay kung saan naroon ang pamilya ni Magnus dahil takot din naman sila kay Mang Hector. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na iyon. Pumasok na si Magnus sa bahay at napabilib siya sa kanyang nakita dahil sa napakalaki ng two-story na bahay at meron itong 6 na kwarto sa itaas at may 2 malalaking silid naman sa ibaba. Ayon pa sa anak ni Mang Rudy na si Maris na siyang tumutulong sa kanila sa pag-aakyat ng mga gamit, ay matagal na daw na walang umuuko pa sa itaas na bahagi ng bahay dahil mas gusto ni Lola Corazon sa baba para mabilis lang siyang makakababa at makakalabas dahil medyo nahihirapan na rin ito pumanhik sa hagdanan dala ng katandaan. Minsan sa isang buwan lang daw ito umakyat at nagpapaalalay sa kanilang 2 magkapatid kapag gusto nitong tumugtog ng piano na nakalagay sa sala sa itaas na palapag. Nabilib naman si Magnus sa narinig dahil magaling pala magpiano ang kanyang lola. Pagkaakyat niya sa hagdanan ay namangha pa siya lalo dahil ang hagdanan na iyon
ay gawa lang sa nara at wala iyong pintura. Natural na disenyo na guhit ng kahoy ang nagsisilbing disenyo noon at lalong naging elegante dahil sa colorless na varnish na iniligay doon at pati ang bawat andana ng hagdanan ay napakalinis at mukhang alaga sa pangpakintab dahil kumikinang talaga iyon. Dalawang hakbang bago makarating sa itaas na sahig ay nakaramdam ng pagkahilo si Magnus. Nagdilim ang kanyang paningin. At nang kanya itong kusot-kusutin, ay nanumbalik naman ang paningin niya. Ngunit, napansin niyang parang merong mali. Black and white na ang kulay ng buong kapaligiran at para siyang dinala sa sinaunang panahon. Hindi rin makintab ang kabuuan ng hagdanan. Nang muli niya pang ihakbang ang isang paa, ay muntik na siyang madulas dahil sa naramdaman niya na may basa sa hagdanan. Nang tignan niya ito, ay nakita niyang malapot na patuyong namumuong dugo pala ang kanyang natapakan. Buti na lang ay nakakapit siya sa railings o iyong gilid ng hagdanan. At napatras siya nang may nakitang babae na nakasuot na parang pang Maria Clara at tumatakbo iyon habang umiiyak at humihingi ng tulong. Tumakbo ito papunta sa direksyon ng hagdanan paibaba. Noong halos nasa tapat niya na ito ay biglang may lumabas na lalaking nakauniforme na pangsundalong hapon mula sa silid na may dalang garan o iyong mahabang baril at mabilis na binaril ang babae habang naroon iyon sa harapan niya. Napatakip naman si Magnus ng tenga nang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril at natumba ang babae saka humandusay patungo sa direksyon niya sabay napakapit sa hawakan sa gilid ng hagdanan. Dilat na dilat ang mga mata na nakatitig sa kanya hanggang sa mawalan na ito ng buhay. At noong makabitaw sa pagkakahawak ay dumaus-us na iyon paibaba ng hagdanan. Maya-maya ay naramdaman niya na lang na may humahawak na sa braso niya at bigla na namang nawala ang paningin niya. Kaya muli niya na naman itong kinusot-kusot at umaasa na muling babalik ang paningin. Hindi naman siya nabigo dahil nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nakita niya na si Maris na nakahawak sa braso niya at inaalalayan siya paakyat. Tinanong siya nito kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit siya napaupo sa hagdanan at kapit na kapit din sa railings? Umiling-iling lang siya at sinabing wala iyon. Medyo nahilo lang siguro dahil sa mahabang biyahe. Sinabi nito sa kanya na bibigyan siya ng maiinom na gamot pagkababa. Tumango lang siya dito. Nang makasampa na sila sa second floor, ay itinuro sa kanya ang isang silid na nakabukas na ang pinto. Habang papalapit doon, ay nakita niyang nasa loob na pala ng silid ang mga bagahe niya. Nagpasalamat siya kay Maris at nagpaalam na ito na bababa upang tumulong sa pagluluto. Pagkapasok niya ng silid ay agad siyang nahiga sa isang malapad na kama na may puting sapin. Pagkapasok niya sa silid ay agad siyang nahiga sa isang malapad na kama na may puting sapin at pumikit. Dahil nga sa puyat at pagod pa sa biyahe, ay hindi niya naiwasang mapapikit at hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Muli na naman siyang nanaginip. Sa kanyang panaginip ay biglang nag-iba ang kulay ng kapaligiran. Muli na naman iyong naging makaluma. Nakita niyang pumasok ang isang babae
na ang edad ay maaaring nasa pagitan ng 20 hanggang 25. Pagkapasok nito ay kasunod din na pumasok ang isa pang dalaga na mas bata rito. Hindi iyon siguro lalampas ng 20 ang edad. Parehong nakabaro at saya ang kasuutan ng dalawang ito, na kung mapapanood sa mga lumang palabas, ay tanging ang mga nakakaangat sa buhay lang ang nakakapagsuot ng ganun. Pagkapasok ng dalawa, ay agad isinara ang pinto at ikinalso ang trangka. Halata sa reaksyon ng mukha ng dalawang babae na takot ang mga ito. Umiiyak at nanginginig pa ang mga kamay. Maririnig din sa labas ang tunog ng mga putukan at sigaw ng mga tao na halatang takot na takot. May mga naririnig din siyang salita na hindi niya naiintindihan. Napabalikwa siya at dahan-dahang tumayo. Naglakad siya paatras at sumandal sa gilid ng malaking aparador na gawa sa matibay na kahoy. At napansin niya na may nakaukit sa pintuan ng aparador na iyon at tila gawa iyon ng magaling na mag-uukit. Dahil maliban sa noon niya palang nakita ang simbolong nakaukit, ay talagang masasabi niyang komplikado ang disenyo na naroon. Nagtaka siya dahil bakit parang tila hindi siya nakikita ng dalawang babae. Tumitingin ito sa direksyon kung saan siya nakatayo, pero parang lampas lang sa kanya ang tingin. Isang sandali pa ay nakarinig siya ng isang alingaungaw ng putok ng baril. At halatang nasa loob ng bahay ang pinanggagalingan ng putok na iyon. Maya-maya pa ay may marahan na pagkatok sa pinto ng kwarto. Boses iyon ng isang matandang lalaki na pinapabuksan ang pintuan. Nang marinig iyon ng mas nakakatandang babae, ay hindi ito magkanda-ugaga na inalis ang trangka ng pinto at binuksan upang makapasok ang kumakatok sa labas. Binuksan ang pinto ng bahagya na sapat lang para magkasya ang katawan ng papasok ng nakatagilid. Ngunit bago pa iyon tuluyang makapasok, ay muli na naman may pag-alingaw-ngaw ng tatlong putok ng baril. Nahinto sa paggalaw ang matandang pumapasok at nanlaki ang mga mata nito na nakatingin sa mas matandang babae na nasa loob. Sabay bumulwak na ang malapot na dugo sa bunganga nito. Napasigaw naman ang dalawang babae hanggang sa bumagsak na sa sahig ang katawan ng kawawang matanda. Kitang-kita ni Magnus ang pagdaloy ng dugo nito sa sahig. Takot na si Magnus dahil baka pati siya ay madamay. Pero nagtataka siya dahil parang walang nakakakita sa kanya. Para talaga siyang nanonood ng pelikula na nasa mismong set siya ng pelikula nakatayo. Dumaloy ang dugo ng matanda hanggang sa paanan ni Magnus at napansin niya ang dinaluyan ng dugo na papunta iyon sa ilalim ng kabinet na kanyang pinagtataguan. May naaninagan siyang parang isang tela o papel na nakasiksik doon. Pero bigla rin nawala ang atensyon niya sa papel nang may sumipa ng malakas sa pintuan at pumasok ang dalawang lalaking hapon sa kahinawakan sa buhok ang isang babaeng nasa loob ng silid. Saka kinaladkad iyon papalabas. Pinipigilan naman iyon ng mas batang babae na nasa loob. Ngunit isang malakas na sampal ang ibinigay ng isa pang lalaking kasama noon at halos tumilapon ang babae sa sobrang lakas ng pagkakasampal dito. Saka nawalan iyon ng balanse
at napahiga sa kama. Nakalabas na ang isang lalaki na hawak ang babae sa buhok. Kaya ang mas nakababatang babae na lang at iyong lalaking hapon ang naiwan sa silid. Putlang-putla na si Magnus sa mga oras na iyon. At hindi niya napapansin na naihi na pala siya dahil sa takot. Mukha kasing totoong-totoo sa mga mata niya ang lahat ng nagaganap. Nang lumapit na ang hapon na iyon sa babae, ay sinipa naman iyon ng babae sa sikmura. Kaya tumalsik ito at tumilapon sa dingding. Bumangga ang mukha noon, kaya galit na galit ang lalaki. Sa galit nito ay muli nitong binalikan ang babae, kasabay ng pagalit na pagbitaw ng isang salita na hindi naman naiintindihan ni Magnus, at biglang binunot ang maiksing baril sa tagiliran at binaril sa binti ang babae. Nang malapitan na ng hapon ang namimilipit na babae, ay bigla itong sinuntok sa sikmura na naging dahilan na parabang nalupaypay ang babae. May malay pa ito, pero parang lasing na mabagal ang paghinga at tila hapong-hapo sa pinagsamang sakit ng pagkakasikmura at pagkakabaril sa binti. Napintahan na ng dugo mula sa binti ng babae ang puting kobrikama. Gamit ang maiksing kutsilyo ay hiniwa ng lalaking iyon ang gilid ng kasuotan ng babae hanggang sa tuluyan ng malantad ang maputi at makinis na katawan ng babaeng iyon. Muling nagsalita ang lalaki sa lingwaheng hindi naiintindihan ni Magnus at ngumiti na tila naglalaway na parang asong ulol na uhaw sa laman. Saka hinubad nito ang suot na pantalon at pumatong na sa babae. Para namang patay na hindi gumagalaw ang babae at tanging mahinang ungol na lang ang maririnig na halatang nasasaktan ito. Kasabay ng masaganang pagtulo ng luha sa gilid ng mga mata. Takot na takot at umiiyak na rin si Magnus ng mga oras na iyon. Naaawa siya sa babae, pero wala siyang lakas upang tulungan ito. Sa isip niya, ano ang ilalaban niya sa isang sundalong may kutsilyo at baril? Samantalang siya ay walang kahit anong alam sa pakikipaglaban at wala din siyang hawak na armas. Magsama-sama po tayong muli sa kasunod na bahagi ng ating kwento upang tuklasin kung ano ang totoong lihim ng medalyon. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa videong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.